Sabihin lang natin yung date na. It's August 28, 2020. 8:23 PM ng gabi. Okay, so recording to. Lecture for steel design. Okay. So, let's continue. Lateral support. Inelastic range na tayo for steel for compact section. Okay, recall lang. Yung compact section, it's also one way of saying yung locally local support na local buckling, I mean, wala siyang problema doon, wala siyang sa local buckling. Nandun sa mga previous lecture natin na ano definition ng local buckling. So wala siyang problema sa local buckling, compact section siya. Ngayon, what will happen if L sub B now is greater than L sub P? Meaning, nag-exceed siya doon sa value ng length ng beam para hindi siya wala siyang problema sa buckling. If nag-exceed siya doon sa value na yon, then kakaroon na tayo ng problema sa buckling. Okay? Ito yun. So, if L sub P is now less than L sub B, okay? Yung lateral support ng beam, hindi na kasi siya fully laterally supported, numampas siya. But it's in between these two limiting length, L sub R naman, which is this one. Okay, matakot siya, no? Malahaba lang yan, pero nakakatakot talaga. Hindi, joke lang. Madali lang yan. Hopefully, pag na-explain natin na mabuti. Okay, so yung nominal moment capacity mo, will hindi na niya kayang ibigay lahat. Katulad ng unang case, that ang nominal moment is just simply F sub y, the yield stress ng steel multiplied by the plastic modulus, no? Or in mathematical term, F sub y times Cx. Hindi na niya kayang ibigay lahat. Ibig sabihin, mas maliit na yung moment capacity mo if L sub P is now less than L sub B, but it's less than L sub R. Okay? So, kukumpitin mo yung limiting length na yan. Yung limiting length na L sub P, yung na-discuss ko na yan previously, and ito ngayon yung L sub R. Okay, mamaya na L sub R. So, yung nominal moment mo, this equation here is no longer cannot be, ano ba to? In short, this is an empirical formula. No? This is also called inelastic buckling. Inelastic buckling actually of the beam is more complicated than the elastic buckling. Okay, yung isa kasing latter part, if L sub B now is greater than L sub R, purely buckling yon. Ito, this is based on, kung titignan yung equation na to, no? So, LB minus LP over LR minus LP, parang ano yan, ang tawag dito? Interpolation. Okay, so ini-interpolate lang natin yung graph as shown previously. Okay? So, ito yung ini-interpolate mo na lang siya. So, yun nga, empirical formula. So, this moment will now be based on the limiting length. No? So, going back here in L sub R. Ano yung L sub R na ito? So, napakahaba niyan. So, anyway, konti lang naman na kailangan dyan eh. Yung L sub R niyan, limiting length, is mostly dependent on this equation. The torsional constant J, okay, also the section modulus S sub X, if, okay, let me just make it clear, itong lahat ng beam na to is bending on the major axis, kaya S sub X. Okay, and also, ito, yung CW, yung part dito na radius of gyration, that's called the warping constant. Okay, so, parang strength of materials lang din to. Ngayon, pinakatanong dyan, paano natin kukumpitin lahat dyan? Yung I sub Y, madali lang yan, di ba? Nasa handbook manual. L sub, S sub X also nasa handbook manual. Okay, ano ba tong H sub O? It's just the distance between the flange centroids. Ibig sabihin, di ba may flange ka sa taas, may flange ka sa baba, kunin mo lang yung centroid nun. So in short, it's just the depth minus the thickness of the flange. Okay, ano ba yung centroid kasi ng flange, di ba? Kalahati in the middle kasi rectangular shape. Okay, C is just equal to 1 if doubly symmetric I-shape. Ano ba ibig sabihin ng doubly symmetric I-shape?
Imagine nyo, kunin nyo yung centroid ng W-shaped section sa gitna. Centroid ng gitnang-gitna, di ba? Tapos gawin mong apat na part, divide mo into four grids or ang tawag doon, section. So, pag hinati mo siya, ang tawag doon, hinati mo siya vertically, then you have an exact mirror image of the left and the right. Hinati mo siya exactly horizontally, so may exact image siya sa top and bottom. Okay, I'll discuss this later more dun sa Canvas lecture natin. Okay, so pag meron na tayong face-to-face sa synchronous lecture, okay, mas maiintindihan nyo pag nag-meet tayo face-to-face. So this is just a recorded lecture. Okay? So ngayon, sumunod na tanong again ulit, paano natin makukuha yung torsional constant? Well, kinocompute yan, di ba, sa strength of materials, if you remember. Pero meron akong good news. Lahat yan, nakukuha na, given na kagad, meron ng table yan, sa lahat ng W-shaped section, given na yung torsional constant, kaya nga constant eh. Okay, yung warping constant na CW is also given. Saan makukuha? Yun lang, sa AISC Steel Handbook Manual. The problem is, meron ba tayong AISC Handbook Manual? Sa library, I still don't know. Okay, so it will be provided na sa inyo. Bibigay ko na sa inyo yung mga values na yan, then just input nyo lang, input ng input nyo lang yan, then tapos na agad, diba? So kahit napakahaba niyan tinan, input nyo lang S of X na binigay, ito, lahat yan, i-input nyo na lang. So, ang problema nyo na lang yung tamang pagpindot. Pag nagkamali kayo ng pindot, yun lang. Mali yung sagot nyo. So, make sure na tama yung pag-input nyo ng value sa calculator. Okay, then, kunin mo yung LR. Balik nyo lang dito. Lipat nyo dito yung LR and LP. Okay, this one. Tapos, S of X given then. Ano nga uli yung MP? If you recall, that is the plastic moment which is equal to, again, F sub Y times ZX. Okay. This value here should be less than or equal to M sub B. So, pag lumampas siya, mukhang malabo naman yun dapat. Kasi nga, hindi, ano na, no? Dapat mas mataas palaging MP. Kasi kung mas mataas yan, lumampas siya dito, there's something wrong with your equation. It should, can only be equal, no? Okay? So, pag lumampas yan, sir, ba't ganun mas malaki? Definitely, may mali kang na encode na sa calculator. Okay? Kasi nga case 2 to eh. Hindi siya fully naibigay yung capacity na yung moment capacity, no? Okay? So, proceed tayo sa sample problem.